So yes mga beshi ko, good evening. So good evening. Nandito pa rin po tayo ngayon sa quarantine natin dito sa Marco Polo Hotel. So kakapanood ko lang po ng latest vlog ni Mami Tony Fowler, which is marami nga pong nagtatanong, maraming nagtataka kung ano po talaga yung totoong nangyari sa kanya, ba't siya bigla ang napasugod sa hospital. So ngayon ay magbibigay po tayo ng konting reaction video sa kanyang kalagayan ngayon. So, samahan niyo ako mga beshi, panoorin natin ito. So, ayun mga beshi ko. Halos isang araw na akong nandito sa hospital. Naka-admit ako at kasama ko yes. Hintayin po natin para lahat po tayo ay maliwanagan kung ano talaga yung sitwasyon ni Mami Oni. Amen. Sa akin, may discomfort po talaga yung chan ko. Ayun nga po, sabi nga po sa akin is kailangan ko po mag-ingat sa mga kinakain ko. Baka may nakain akong expired, panis, pwedeng malaki possibility na food poisoning po yung nangyari sa akin. Hindi ko alam po saan ko nakuha. Kaya yun, release na ako ganito, nahirap na hirap. Pang fourth day ko na nga ngayon na ganito. So, fourth day na. Kailangan talaga mag-ingat. And get well soon, Mami Oni. Yeah, ever since, ang bait talaga ni Baby Tyrone niya. Napalaki siya ng maayos, Mami Oni. Ganun lang yun. Tama. Yes. Di mawawala yung mga mapanghusga. Tama, tama. Correct. Correct. Walang magawa, Mami Oni. Let them. Let them be. Tama. Dahil ganun mo siya pinalaki. So mga be, before we proceed, eto, dito talaga ako naantig mga be. Yung talagang pangrealidad talaga yung mga tinuturo ni Mami Oni kay Baby Taronia. At saka super nakaka-touch. Alam nyo yung sa murang edad niya, alam mo yung parang nakaka-relate na siya sa mga buhay natin, sa kalagayan ng buhay nila. At saka ang good thing talaga dito mga beshi ko is hindi pinalaki ni Mami Oni
na gastalera si baby Tyronia. Kumbaga, palagi niyang itinatanim sa isip ng bata na dapat matuto kang magtipid, mag-aral ng mabuti. So, dito, sa sunod na clip na ito mga be, makikita natin yung mga paalala ni Mami Oni sa kanya. So, samahan niya ko be, panoorin natin ito. Nakakaantig siya mga be, nakakaantig, promise. Ayan, so samahan niya ako mga be. Oh, see? Tapos, nagpupuyat si Mami all day. Para lang makahanap ng bahay. Na may swimming pool. Na may swimming pool. Yes. Parang kailangan mo ako bumili ng bahay na swimming pool. Yes, Mami. Sige. Sige, anak, bago ko magbabay, sabi mo muna sa akin. Yeah, mga be, ito yung tatlong bagay. Yeah. Yeah, which is ganun si Mami Oni before, di ba? Tama, baby Tyronia. Yes, tama. Pag may work, nakakapagpili ng bahay tapos ng food. Yun. Kasi one day, mamamatay din po si Mami. Ah, yan yung sinasabi ko mga be na nakaka-touch. Alam mo yung nakaka-kwan na walang permanent sa mundo, di ba? Oh. Nakaka-touch talaga yung parang may habilin mga be. Alam nyo yun? Which is really true. Kasi wala namang permanente sa mundo. Yan lang naman yung may bibigay ng magulang natin sa atin. Yung diplomang meron tayo. As in mga be. Nakaka-touch ito. Yung sa murang edad ni Tyronia. Alam niya. Alam niyang, oh my God. Pagaling ka, Mami Oni. Maraming naghihintay at nagmamahal sa'yo. First one is si Mami. So, ate, dadalhin ko daw ulit dyan yung pinagbibigay.